Bakit naging ganito yung plaka niya? Nakalagay temporary plate. Majesty driving is cool. Kasama mo sa tamang maneho. Majesty driving is cool. Dito ay tiyak ka na matututo. Good afternoon mga KSP. So ngayon nandito tayo sa aming Majesty Driving School and Power Lag Auto Shop, Kings Point Branch. Okay, so meron lang ako napansin dito sa aming customer. Ito kasi, Abel, anong gagawin dito, Sir Abel? Sir, bali, chainsaw sir sa yan. Ah, chainsaw ito, no? O, sige. Bago nyo iakyat, ano, napansin ko kasi, pero tinakpan ko, no? Kung mapapansin nyo yung plate number niya, tinakpan ko. Ayan, tignan nyo yung plate number na itong adventure na to. At itong plate number na itong Lancer. Okay? Kung mapapansin nyo, ito po talaga ang plate number natin. Ito yung medyo lumang modelo or mga 2012 siguro pababa. Yan ang mga plaka natin. Pero, tignan nyo itong medyo 2012 pataas na plate number, kulay puti na siya. Okay? Ngayon, papakita ko lang sa inyo mga ka-SP ha. Bakit naging ganito yung plaka niya? Nakalagay temporary plate. Yan. So, tayo no, gusto ko lang ipaalam sa inyo na pwede tayong maglagay ng temporary plate, pero dapat ino-authorize tayo ni LTO. Okay? Halimbawa, ito siguro sabi nung may-ari, so nawalan siya ng isang plaka. Kung kayo naman dumating din sa ganitong sitwasyon, nahulugan kayo ng isang plaka or nanakawang kayo, ang unang-unang yung gagawin ay magpagawa po kayo ng affidavit of loss. Okay? Number one kasi baka mamaya yung nakapulot or nagnakaw ng plate number nyo ay gamitin po sa krimen. So kung meron kayong affidavit of loss at pupunta na kayo kay LTO, i-report nyo yan, yun, naligtas po kayo dun sa krimen na gagawin nung nakapulot. Maari kasi yan eh, yung plaka niya ikabit halimbawa sa Toyota Fortuner. So yung Toyota Fortuner nang hidnap or may ginawang kalokohan, ng hold up, yung plaka nito ang habulin or yung may-ari ng adventure kasi doon nakapangalan or nakaregister yung plate number na yon. So ngayon, balik tayo doon na pagka kayo nahulugan or nawalan ng plate number, ang una nyo gagawin, magpagawa kayo ng affidavit of loss. Then pag meron na kayong affidavit of loss, pupunta na po kayo kay LTO para kumuha na ng clearance. Yan, so pag binigyan, sasabihin ni LTO, magbayad na kayo ng karapatang bayarin. Pagka kayo nakapagbayad na, then bibigyan kayo ni LTO ng authorization to use improvised plate. Yan, so kaya yan, nakita nyo, ito naman, meron naman daw siyang authorization ni LTO, tsaka nakita ko naman yung pinagbayaran niya. So yung pinagbayaran na nabanggit ko mga ka-SP, ito po yan na katunayan na kapag kayo'y pinara ng highway patrol or ng LTO, nasita kayo bakit ganyan yung plaka, ipakita nyo po yung pinagbayaran nyo. Pangalawa, dapat meron po kayong authorization, certificate galing kay LTO na pwede kayong gumamit ng improvised plate. Pero ito lang napansin ko, no, nakalagay talaga dyan dapat sa ibaba ay temporary plate. Pero dapat, hindi lang ako dito sigurado, no? Ang dapat dyan is a lost plate, mga ka-SP ang nilalagay. Pero hindi lang ako updated siguro ngayon kung temporary plate or lost plate dapat. Okay? Sana natuto kayo, mga ka-SP, sa aking munting binahagi na naman na paggamit ng improvised plate. So yun lang po, maraming po salamat. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.